Guys, welcome to my channel. Discuss natin ngayon kung paano pumili ng ceiling cassette air conditioning unit. So pili tayo ng ano, guys, kung paano tayo pipili ng ceiling cassette air conditioning unit. So sumula na natin agad, guys. So, ito guys, yung guide natin, no? Normally, itong guide naman na to is, ano naman yan eh, kahit sa ibang air conditioning type na unit, ginagamit natin to. So, pero, meron lang ako mga, dapat nating tandaan. Pag nakikita nyo naman kung paano ako mag-select, meron akong mga tips with regard dito kung alin yung babantayan natin. So, makikita ninyo ito sa pag-discuss ko nito, no? So syempre, number one, pagka magpipili tayo ng ating aircon unit, kailangan ma-check natin yung capacity. So, normally, sa normally, application naman ng ceiling cassette is yung sa offices. So normally sa offices, tapos sa offices ano, normally 15 square meter per ton naman tayo diyan. So tapos sa restaurant, so, kaya lang ngayon ng mga restaurant ano, medyo slow down guys, no, dahil sa pandemic. Pero hopefully awatulong ng Diyos kung medyo mag-stabilize na uli yung mga restaurant at makakapag ano tayo, makapag install tayo normally sa restaurant ano yan. Ang rule of thumb ko dyan is 12 square meter per ton. So yan, pagka medyo complicated na situation, sabi ko nga gagamitan natin yan ng heat load calculations. So dapat alam natin paano pag-compute nun. Pero actually, na-discuss ko na yan, guys, no? Sa dito sa mga vlog, siguro check nyo dito yan sa ano, sa mga check yan, check nyo dyan yan dito, dito guys. Yan, check nyo dyan sa ano na yan, sa ano na yan, sa link na yan, paano mag ano ng heat load calculation. So ngayon, syempre, kailangan ma-check natin yung sizes indoor and outdoor. So, merong maliliit na sizes ito sa ano, merong malalaki, depende sa capacity. So, ang range ng capacity nga pala ng ceiling cassette, normally hanggang ano yan, hanggang 5 tons. Or meron siya kung sa horsepower ang rating, 6 horsepower. May ang pinakamaliit niya, I think merong 1.25 tons. Pero sa ano yun? Sa DB, sa mga BRF unit. So, didiscuss din natin yung BRF na yan, guys. So, tapusin lang natin itong mga selection. So, ngayon, ang susunod yung air distribution. Ito, medyo, ito ang medyo particular ako sa ceiling cassette, tsaka itong drain line. Inverter or non-inverter. So, meron na rin tayo na gawang vlog dyan. So click nyo na lang dyan, guys. Click nyo dyan. So yan, ipaprovide ko yan. So yan yung mga kailangan natin makita, no? Regarding guide sa inverter na inverter. Actually, sa inverter na inverter, ano yun, personal and professional opinion ko yung ginawa kong vlog dyan. So check nyo, guys. Tapos piping limit, power supply kung 220 or ano, 220 or 380 volts warranty service. So isa-isahin natin uli, ano, capacity, ano yan, 15 square meter per ton or heat load calculations. So okay, punta na tayo, pakita ko yung mga sample, no. So ito yung ceiling cassette, guys, no. Pakita ko to sa ano, sa
Ito ay sa Daikin brochure to, guys, no. Ayan. So medyo maganda kasi yung drawing ng Daikin kaya nasi-select ko siya, pero doesn't mean naman na ito lagi ang na pinapromote ko yung Daikin, no. Medyo may ano lang siya sa may maganda presentation lang kasi siya. So normally sa ceiling cassette, ayan, ito office application to. Titingnan niyo. Ayan, four way siya. Apat yung ano, apat ang direction. Normally, kailangan ma-check mo yung size niyan kung isisingit mo yun sa may mga sa ceiling or sa may mga ilaw kasi sa ceiling, guys, eh. Yan, minsan may ilaw diyan. Okay, may design yung ceiling niya. So kailangan maisingit mo yung ano, dimension na yan. Yung ceiling cassette, kung mag ceiling cassette ang gagamitin mo. So minsan may tatama ang ilaw yan, eh. Normally naman ang ceiling, ang ilaw naman nare-relocate. Kaya lang ang isang pwedeng maging problem is pag hindi siya nag-akma doon sa design. Minsan parang itong ceiling cassette mo, minsan parang offset doon sa design ng interior designer doon sa ceiling. So kailangan mag-reconcile diyan pagka nag-si-select kung paano ano bang size. Ito kasi yung panel na to, normally mga 1 meter by 1 meter yan, eh. So ganun, guys. So ano bang next natin? So yun. So check mo yung outdoor size, may kasi importante yung outdoor size sa, kasi pwede kang, sabi ko nga, pwede magkaroon ng high pressure doon pagka sikip ang outdoor mo, yung air, yung tawag nito, yung air circulation. Siguro discuss natin yan regarding sa pagkakabit ng outdoor. Summarize natin lahat, no? Paano ikabit ng outdoor ng tama. Pero yun ang isang kailangan natin tingnan. For the meantime, sinasabi ko na yung pagkakabit ng outdoor unit at indoor unit, kailangan ma-check mabuti na kung kakasya siya. So ito, gusto kong anuhan tong air distribution. Medyo magtatagal ako ng konti dito kasi may iba't ibang type ng indoor unit ang cassette, ceiling cassette. So unang-una ang cassette, normally gamitin natin ito, isang brochure ng Daikin, no? Four way ito, apat na way yan, guys, no? Four way yan. So yan, four way ang normally. So dapat itong four way na to, normally dapat nakagitna yan, guys. Kumbaga ito ang ano mo, ang floor plan mo. Dapat ang ceiling cassette mo andyan sa gitna. So apat na direction yan. 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 Apat na direction yan. So dapat ganyan ang ano, ang install. Kasi mahirap naman kung ang ceiling, ang four way ikakabit mo sa gilid. Ang pangit naman niya. Kunyari dito, hindi mo, ano ba yun, gagawin. So pangit naman kung ang four way mo dito mo lalagay sa gilid, hindi mo ma-maximize itong, sayang itong ano, sayang yung hangin na ibibigay dito. So kailangan na sa gitna siya. So meron din na parang ano ng four way, no, parang improved version ng four way is yung tinatawag natin, ito, aha, ito Samsung kasi itong isa na to. Meron akong ano, yung actually meron din ng Daikin, meron kasi ang ano, ang Daikin ito circular, ano, parang ano 360 siya. Ayan. Ang Samsung meron din nun, eh. So
bagal computer ko. Pero ang ano niya guys, ang concept niya, sa gitna mo rin ilalagay, parang bilog siya. Pero ang distribution ng 360 na ano, na aircon, parang ganyan, distributed siya pa ikot. Ganun ang distribution. Medyo mas maganda siya kumpara sa 4-way. Yan. Yun ang isang kagandahan ng ano ng 360 na aircon. Ang Daikin meron noon at ang nakita ko yung Samsung meron din. Pero yung sa Samsung pabilog talaga yung ano niya. Pabilog talaga yung design ng ano niya. Design ng aircon niya. Ito pakita ko lang. Pakita natin yung picture. Batula. Dali lang guys, no? Medyo ito. So yan, wait lang natin guys yung 360 aircon niya. So yan, 360 cassette. Yan, pabilog siya. So yan, wala siyang blade. Kumbaga lahat yan equally distributed. Sa Daikin may ganun din. May ganun din na ano, ganun din na at na aircon type, no. Paikot din yung kanyang ano, pero ang panel niya kwadrado. So yun, may epekto sa aesthetics yun, kasi syempre kung square yung ano mo, anong gusto mo, pabilog or square? So yun, yun lang ang maano ko dyan. Selection na ng interior designer yan, yung paano niya iwi-weigh, ano ang design. So kung may kung hindi ko alam, eh normally kinukonsult namin talaga yan sa interior designer para mas mas maiayos na mabuti yung air conditioning unit. So another na ano, another na ito, another type ng aircon na cassette sa distribution, no? Yung two-way. Ayan guys, so two-way siya. Isipin, dalawang side siya dito tsaka doon. Ito yung, ayan, dito lalabas ang hangin, dalawang way. Parang kumbaga, mas magandang gamitin siya kung cassette, kung medyo parang masikip yung area. Kasi hindi, meron kasing space, hindi mo kailangan yung ibang sides, eh. For example, ang application nito na normally ko ginagamit is sa hallway. Sa hallway ko siya ginagamit, guys. So, yan. For example, hallway yan. Yan, hallway. So, yung type ng cassette na two-way, yan ko ginagamit. So, ba ito? Bumibilog. Yan. Yan. So, yan, yung cassette kasi pag-distribute niya, ganun lang. Dalawang way lang. Ito kwadrado, mga kapusin. So yan guys, no? Yan, yan yung cassette mo, two-way lang siya. Yan, kasi dito hindi mo na kailangan yung distribution dito kasi sikip na, eh. So yan,
ang yan yan ang two-way. So another guys is yung one-way naman. So burahin natin to. So ang one-way parang ceiling mounted lang, kasi dahil nga one-way siya. Yan. Nandito lang din distribution niya. Isang way lang guys, kaya nga one way. Napakita natin isang example ng one way, no. I think ito. Ito meron sa Samsung na one way, no. Ayan. Actually guys, yung two-way tsaka one-way, normally nasa ano lang to, sa BRF system, wala kang makuha nito na yung single split. Ewan ko lang ngayon, no? Pero normally sa BRF application to. Ayan, no? Ayan yung one-way. Isang way lang siya. Ayan. Ayan yung opening niya. Ito yung return air. So parang ceiling, ano, ceiling mounted ang ano, ang application. Kaya lang maliit na unit ito. Hindi katulad ng ceiling mounted, may malalaking unit hanggang 5 tons. So ito, kasi pang maliit na kwarto lang. Ayan. So yan ang distribution. Isa pang advantage sa ceiling cassette. Pwede mo siya lagyan ng duct. For example, so pwede mo siya lagyan ng duct. Ano ba to? Yan. For example, may kwarto ka dito. Isang kwarto ka dyan. Tapos may ceiling cassette ka dito. Normally, gusto mo ilagay dito yung cassette mo. Oh, so, ang distribution mo, ito, four-way yan. Yan. So, kumbaga dito, kumbaga sayang lang yung lamig, no? Eh, gusto mo gamitin lang sa kwarto na to. So, pwede mo lagyan ng duct. Tapos, may diffuser ka dyan. Yan. Para, ito mo, medyo ano na, medyo kasi bangga na siya eh. Pabangga na ako, i-distribute mo pa doon. Ito naman, maabot na rin itong hangin na to eh. So, yan. Pwede mong i-duck yung isang side. Ang suggestion ko, hanggang dalawa, pwede mo siyang i-ano. Pwede ginawa kami, dalawang side kinuha namin. So, may isang clinic namin ginawa. Yan ang ginawa. Kasi, wala akong way na ano eh. Wala akong way para kabitan ng ceiling concealed. Pero siguro one time pagka nakita, pasyalan natin yung project na yun, pakita ko pa paano namin ginawa. Paano namin dinistribute yung ano, yung hangin. Pero four way yun. Pero dito, discuss ko lang sa distribution, pwede kang mag, ano, mag-duck. So, yun. So, yun ang ano guys, no, sa distribution. Ngayon, sa drain line naman, ang cassette kasi, ang advantage ng cassette, meron siyang drain pump. So, merong drain pump ang ceiling cassette. So, burahin natin ito. No? Meron drain pump ang ceiling cassette. Ngayon, ang ako meron dito para hindi na tayo mag-drawing. Ayun, no, guys. So, medyo ang marami kasing kailangan gawin o ipag-isipan pagka ceiling cassette, no? So, kaya lang marami siyang advantage tulad ng drain.
malaking advantage kasi yung may drain pump eh. Hindi ka masyadong problema. Nagbabagal kasi computer ko eh. Kailangan na siguro ng upgrade. Anyway, ito yung kaset mo. So, kunyari, ito yung si slab mo. I-ceiling ka dyan. Ito yung ceiling kaset mo. Yan. Tapos, syempre, yung distribution mo, yan. Sa loob nito, ng kaset mo, may drain pump dyan. Na pwede mong iangat. Yan. Ganyan paggawin yan. Yan. Normally ito, ang height na kaya niyan nasa mga 600 mm. Safe ka na diyan. Eh kaya naman may ganito to guys, kasi pag pumump ng tubig yan, kailangan may parang P-trap ka diyan na hindi babalik yung tubig papunta uli sa unit. So, kasi pag dinerecho mo to, may possibility bumalik. So, nilalagyan natin ng trap na ganyan, ng loop. Tapos, ikiklebe mo ngayon yung ano mo, yung drain mo, kung saan mo siya gustong papuntahin, kung saan pwedeng itap yung drain. So, yan advantage. Unlike yung ibang aircon na gravity lang siya. Ang ano nito, hindi, huwag mong kagamitin yung pump sa kahabaan nung piping. Gagawin mo, iangat mo lang yung tubig, then iklebe mo na. Ganun. Hindi yung pump gagamitin mo sa kabuuan. Sabihin, ipapump mo lahat papunta doon. Hindi. Kasi sayang energy nung ano, baka hindi umabot. Minsan mahaba kasi yung itatravel nung tubig papunta doon sa tapping point ng drain. So, kailangan lagyan mo na ito. Tapos ikiklebe mo na, islope mo na. So, ganun guys. So, yan ang drain ng ceiling cassette. So, ngayon. So, inverter. Inverter, sabi ko nga yan. Check nyo yung video. Piping limit. So, ang isa kasi sa kaya nasi-select ko ang ceiling cassette. Ito yung ano, 360, parang 360 nung ano. Nung Daikin, no? So, saan na ba yun? Yan. So, ceiling cassette. Nakikita nyo, yung piping limit niya, ito 3 tons. Mahaba siya, 50 meters. So, kumbaga, ang cassette na unit, medyo mahaba kasi ito 50 meters nasa handa na ito closely mga 150 feet na yun eh. So very flexible masyadong kung medyo komplikado yung installation mo mahaba-haba siya. So kasi isa yan sa mga ano kinukonsider ko agad kasi mahaba yung ano niya yung piping limit length. Normally kasi sa similar na capacity sa for example floor mounted comparison. Sa floor mounted normally mga 30 ano lang yan eh. 30 meters. So yun, malaki advantage ng ano nung cassette pwede guide doon sa piping length. So ayun, tapos pa power supply, check natin pagpipili tayo ng cassette. Syempre power supply check natin baka 220 ba or 220 or 380 single phase or 3 phase. So ito, katulad nito, power. Ibang power nito. Ibang power ito. Ito, power supply. So ayan. So sa pagdating sa ano, pagdating sa mataas na capacity, ito parang 4 tons na to. So 3 phase siya. So pababa single phase lang. So, yun. Kailangan mong maano natin yun. Baka mamaya mabili natin. Malaking capacity. 3 phase. For example, ang space mo kailangan mo is 5 tons.
eh wala ka palang 3 phase supply, kailangan ang recommendation ko dalawang 3 tons na single phase. So yun, ganun selection. So, kaya alam, may ano sa cost, pero syempre makakapagkabit ka ng aircon, yun kasi ang purpose eh. So yun guys, so and then ano pa ba? So yung warranty and service, syempre ito tanong na, itatanong natin to magbibili tayo ng aircon. So ano ba yung coverage ng warranty and service ng isang brand. So yan guys ang ano, ang aking tips paano pumili ng ano, ng ceiling cassette air conditioning unit. So siguro next time pupunta tayo sa ceiling concealed units at yun naman ang ating i-discuss. So guys, hanggang sa muli, ano tayo, sana may naidagdag ako sa, may naitulong ako kung paano mag-select ng ceiling cassette air conditioning unit. So kung meron kayong mga projects na gustong ipa-estimate o gustong ipa-consult, pwede nyo makontak sa 0923-327-1193 at saka sa 0975-307-6172. Pwede nyo rin akong email sa radwinlibranda@gmail.com. So check nyo rin guys yung sa description, yung ano, yung FB page ko na aircon contractor. Normally nagpo-post ako doon ng mga videos din, mga actual installations, tapos once in a while magpo-post na rin ako doon ng mga aircon sale namin. So shoutout sa company namin, sa Chiltec Air Conditioning Corporation, and shoutout sa mga technicians dyan. And yeah guys, hanggang sa muli. See you in the next video.